Sabi ito, an official authority, sasabihin nagsusurrender na ako. Alam ko may court order na may arrest order na ako, kaya magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. To his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya magpapakamatay para sa kanya at ayaw niyang mangyari yun. So to his credit, he was still displaying a modicum of leadership to his followers. Kaya naman, again, I will stress, it was a very, involved police action, augmented, of course, by the AFP, augmented by the civilian arms of government. It was, once again, it was really through the efforts of what our policemen did. And once again, I stress that walang, kung merong mang nasaktan, ay may galos lamang, may sugat lamang, no major injuries, sige, sa Tulakan, sa Girian. Ngunit wala namang nasaktan na, wala namang namatay, walang nabaril, dahil walang ulitin ko. Lahat ng pumasok sa KOJC compound, lahat ng tao natin, ni isa doon ay may dalang baril. Wala sa kanilang may dalang baril. Dahil hindi mo na malaman eh, kung may dalang baril, iba yung nagiging usapan. Eh, ang instruction ko sa kanila, wala akong gusto masaktan. Hindi ko naman gusto masaktan yung mga member ng KOJC. Dahil tinutulungan lang nila yung kanilang sinusundan na leader. Bakit natin sila sasaktan? Ba't pa tayo magdadala ng baril? So, ganun na lang. And so, again, this is how it should be done. You can't do this without hurting anyone. You can't do this without shooting anyone. That is what police work is meant to be. And this is police work at its best. Kaya congratulations sa lahat ng ating mga kapulisan, yung na-involved, yung behind the scenes na na-involved, ang ating chief PNP ay talagang all the time, araw-araw nagre-report sa akin, sometimes 2-3 times a day, kung ano yung mga pangyayari doon sa Davao. So, it is really with some relief that I can say that at least this part, this phase of that operation is now over, and we now leave Mr. Kibuloy to the judiciary, to the judicial system, and siyempre babantayan natin na tama naman ang mangyayari, na lahat ng kanyang karapatan, walang nasasagasaan sa karapatan niya, wala namang ibabaliwala sa kanyang kahilingan, kung ano man yun. But again, there is no special treatment. Although he's a very prominent person, kung kahit nas may magsabi na gawin natin special treatment, hindi namin alam gawin yun eh. We don't know what special treatment is. So we will treat him like any other arrested person, and we'll respect his rights, and we will go through the process. The process will be transparent. Everyone who is involved will be accountable, and we will demonstrate once again to the world that our judicial system in the Philippines is active, is vibrant, and is working well. All right? Thank you.